Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, this will be a what I ordered and what I got from Lovito. So, ang dami kong papakita sa inyo guys, but before that, I have good news for you. So, you can get 15% off discount sa Lovito store sa Shopee. So, I will put all the details here sa screen and ipipin ko rin siya sa comment section below para makita nyo lahat ng mechanics in order for you to avail the 15% off. So, that's a very, very good deal if I were you guys. Huwag nyo siyang palampasin. Especially after watching this video kasi, again, ang dami ko ipapakita sa inyo. For your reference, yung body frame ko, usually I'm in the size extra small to small. So, pag minsan sobrang liit ng sizing, I go for size small. Pero on a regular sizing, usually extra small ako. And my waistline is 25, I think. Tapos, my height is 5'2". So, lahat din yan ilalagay ko sa description box. Kasi usually, kapag meron ako mga clothing hauls, yun yung mga tinatanong nyo. Okay, so without further hanash, let us start. Okay, so first item. Ito yung item na ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo. Kung meron kayong isang item na bibilhin sa Lovito, this is it. As in, sobrang ganda nito. There's a reason why nag-viral to. I think nag-viral to. Yan yung suot ko ngayon na top, guys. So, this is their crop top na square neck. Ayan, I have it in white. I have it in black. Ang ganda nung material niya, ang ganda nung fit. Alam nyo, parang papasa siya na pwedeng ibenta sa mga Zara, Mango, even mga Aritzia, even Love Bonito. As in, ganun siya kaganda, guys. Sana nga lang meron silang ganitong version na hindi crop para merong options kasi iba siguro ayaw ng crop. But this is very, very flattering. As in, guys, ang kapal nung kanyang tela. Love at first fit ako dito. So yes, kung tatanungin niyo ako ng must have dito sa haul na to, this would be it. Ang ganda niya. Swear. Also guys, lahat ng size na kinuha ko dito is yung smallest. So either extra small or small. Next one is this top. Ayan, puff sleeve siya na white, na parang cotton, basta malambot siya, hindi siya yung matigas sa katawan. I actually like this, yun nga lang, i-expect nyo na medyo manipis siya since ganun yung style niya. Medyo magsisee-through talaga siya, ayan. Pero in-expect ko kasi siya given the style of this top, so hindi ako magre-reklamo na manipis siya. Kasi I think yun talaga yung style niya, so this is perfect for summer. Eh, lagi ko naman sinasabi sa inyo na yung undergarment ko or yung bra na ginagamit ko is the silicone one. Link ko rin yun below kasi that's what I always use. And pag yun yung gamit ko dito, hindi siya super halata. Hindi siya yung nakikita sa loob. I think that's the best undergarment that you can use if you're going to wear this kind of top. And tama rin yung sizing. Hindi siya super laki, hindi siya super liit. Yung small is just the right fit for me. Next that I ordered, dito muna tayo sa mga tops. Ito guys, nung una ko siyang nakita, sabi ko, ba't parang kasya to sa pamangkin ko? Kasya ba to sa akin? Ang liit! Ang liit nyo tingnan, sobrang cropped niya pala. Although, ganun naman din yung sa ano nila, yung sa picture talaga nila, yung sa product photo nila. Mukhang maliit talaga siya. Pero kapag sinuot mo, like as you can see, garterized naman siya. Pati dito, garterized. So, talagang mag-a-adjust siya sa katawan mo. Lalo na yung sa shoulder. Ayan o, gaganon siya. So, medyo wide naman yung sa shoulder. Yun nga lang, super cropped siya talaga. So, maganda siya. Okay yung quality and fairness. It's something na parang feeling ko makikita ko sa mga Forever 21, sa H&M, ganyan. Yeah, yun nga lang. Parang hindi ko na bagay yung mga ganito. Next top, ayan, puff sleeve tayo. Ang dami kasi nilang puff sleeves na feeling ko maganda. So, isa to doon, and feeling ko kasi wala pa akong ganitong color. And as an army, charot, very army kasi siya. Tapos, ang ganda rin nung style. Meron siyang ganyang detail. And what I like about this also is zip yung likod niya. Ayan. So, nakaka-classy yung ganon. Ang ganda nung tela niya, in fairness. Yung fit nga lang nito, medyo loose siya compared sa usual fit sa akin ng mga size na small. Pero feeling ko, yun kasi yung style nitong blouse na to, na hindi talaga siya super fit. Yung parang medyo loose fitting siya, which is very relaxed, comfortable. So, yes, okay siya sa akin. Next top is also a puff sleeve. Magaganda kasi talaga yung mga puff sleeves nila, guys. This one, ang ganda rin nito. Isa to actually
actually sa favorites ko dito sa haul na to. This is a black na parang garterized or fringe puff sleeve top. Ang ganda ng fit nito, guys. Very classy. As in, isa rin to sa marirecommend ko if you want to get like a few pieces. Pwede nyo siyang gawing parang smart casual, pwedeng very casual. Very flattering siya kasi fitted siya dito tapos broad dito. So, nakakaganda siya ng frame. So, next one, dito tayo sa mga terno-terno, yung mga cohorts ba yung tawag dito. Although, this one, I think they sell this separately. Ito yung top. Then, ito yung parang skirt niya. Para siyang sarong style. So, dito muna tayo sa top. Itong top, medyo maluwag lang siya for my liking. But I still like it and still wear it. Maganda yung print niya kasi. Yung tela niya, medyo ano lang siya. Medyo manipis. But I guess okay lang kasi this is meant to be like a summery vibe na clothing. But maganda siya. Very presko siya. I can see myself wearing this kapag nasa beach, nasa outing, ganyan. And meron siyang zipper dito sa gilid. Yun nga lang naluluwag gan ako dito sa babang area. Parang mas okay sana yung fit kung mas fit siya. But regardless, I'd still wear it. Maganda kasi yung cut niya dito. Nakaka-sexy yung parang pa-V and then string yung kanyang strap. And with this one naman, ayan, as you can see, sabi ko sa inyo, like yung kanina, medyo manipis siya. But presko siya, like as in pang summer talaga. This one, you can wear with this or pwede nyo rin siyang gamitan with ibang top or pwede nyo siyang gamitan with your bikini na ito yung parang sarong nyo. Pwedeng-pwede siya. Yun nga lang, medyo nahabaan ako sa skirt. Parang mas gusto ko sana kung mas maikli siya para sa style. But gusto ko yung color, gusto ko yung print niya in fairness. Very summery vibes. Next cohorts, ito isa rin to sa mga favorites ko, sa mga in-order ko. So, meron siyang parang tube garter top and it's paired with this shorts. Ayan, ang ganda ng color niya, parang sage green. Ito, sakto yung size sa akin, sakto yung haba. Ang ganda rin ng tela nito, guys. Alam niyo yung, this is something, again, na pwede kong mabili for how much sa mall. Inexpect ko nga actually dun sa parang product photo nila na manipis, baka yung usual shorts lang. Pero guys, ang kapal nung tela niya and it's actually structured. Sakto rin yung length sa akin. Hindi siya super ikli, hindi rin siya super haba. And this top actually, pwede mo rin siyang gamitin kahit hindi paired with this shorts. Pwede mo siyang gamitin or you can actually convert this into a casual wear. Pwede mo siyang i-pair with like a pants, pwede rin with a skirt, tapos maglagay ka lang ng parang cardigan or what, or jacket, denim jacket, pwede siya. So, yes. This is a yes for me. Ganda nito. Next one, ito, mag-fall din siya under the category na parang feeling ko mas bagay siya sa pamangkin ko. So, this is a jumpsuit. Although, ang cute niya, guys, ha? Ang ganda ng fit niya. Maganda rin yung tela niya. Maganda yung quality. Makapal siya, actually. And, ang cute ng print, para siyang checkered na merong heart na yellow na print. Yun nga lang, parang nung sinukat ko, parang bagay pa ba yung mga ganito sa akin? Pero maganda siya, guys. Ang favorite part ko dito is the neckline. Ito, yung strap na yan. And yung pa dito. Hindi siya super haba, hindi siya super ikli. You can wear this with a sneakers or a parang sandals. The size is also okay. Medyo maluwag lang siya dito sa lower area. Pero I think that's the style. And yung sa bewang niya, medyo maluwag din. Hindi siya yung fit sa bewang. Next one, alam niyo ito yung parang tagal ko, parang huli ko tong pinili. Kasi parang iniisip ko kung masusuot ko ba to or may use ba siya sa akin or wala. And for some reason, hindi ako ganun ka-excited to get this one. Pero, ito yung item na nagulat ako na ang ganda niya pala. This is parang yung crisscross style na body hugging na I think this is an active wear. Ito yung parang meron siyang scrunch sa may puwetan area. Kaya nakaka-flatter siya ng buttocks area. And nagets ko na yung hype with this set. Ang ganda nito, guys. As in, ang ganda nung fit. It's very, very flattering. Plus, ang nagustuhan ko dito, unlike other activewear na nabili ko sa Shopee, actually, meron ako isang nabili na ang dami rin nag-rave na influencers, ang dami rin good reviews, pero hindi ko siya nagustuhan kasi parang ang restricting niya, especially when I'm doing workout kapag nag-yoga ako, parang feeling ko, nare-restrict yung mga movements ko kasi masyadong makapal yung tela nun. But this one, sobrang komportable niya. As in, ang sarap gumalaw nung tinry ko siya. As in, sobrang light niya on the body. And may naisip ako actually na gamit sa kanya na hindi lang siya pang activewear, hindi lang siya pang workout. I can actually use this as swimwear. Bet na bet ko yung fit niya, lalo na to. Ang ganda nung fit niya sa neckline. Super duper flattering. I love this. Nung sinukat ko to, tinignan ko kagad ko ano yung isang color na available and in-add to cart ko na kagad siya. I'm telling you, it's worth it.
Ang ganda. Next item is also pang beach. Kasi nga, meron kaming upcoming beach trip. So, nakita ko to na parang, uy, pwede siya. Kasi wala pa akong ganito, yung cover up. This is actually very nice and classy. Alam nyo, in fairness ha, ang ganda nung material. Hindi siya mukhang cheap, in fairness. Lakas niya maka-classy. And one size lang to, guys. So, this should fit, I guess, from small to large frames. And bet ko yung pagka-loose niya on me. Kasi nga, this serve as a cover-up. So, hindi niya kailangan as in fit na fit sa'yo. Next is also one of my favorites. As in, ang ganda nito, guys. Hindi ko in-expect na ganito kaganda yung quality niya, ganito kaganda yung tahe, ganito kaganda yung fit. So, this is the white shorts and may kasama siyang belt. Although, I must say, guys, dun sa belt, syempre, hindi na ako nag-expect din ng as in quality belt. So, hindi talaga siya leather. And, ayan, may mga tupi-tupi na siya kasi syempre, kapag pinakto, nakatupi siya. Hindi mo siya pwedeng nakaderecho na ganyan. Pero, in fairness, ha, magandang tignan yung belt. Hindi naman siya mukhang cheap kapag nilagay nyo na siya dito sa shorts. Kasi ang ganda guys nung shorts. Ang ganda nung structure niya. As in, it's really structured. Hindi manipis yung material niya in fairness. As you can see, ang kapal. Ito na siguro yung pinakamagandang white, maong type na shorts na nabili ko sa Shopee. Ganda nung style na meron siyang parang folds here. Saktong-sakto yung length niya. It's just that, yung size small, this is the smallest size. Medyo maluwag siya sa akin sa waist area. Again, my waistline is 25. Nakakatulong na meron siyang belt na pwede ko siyang i-fit through this belt sa waist ko, which actually still looks really good. It's an off-white color. If naghahanap kayo ng white shorts na affordable, this is the one. Next one is this mini black skirt na meron siyang konting slit dito sa area na to. So, ito okay naman yung material niya. Medyo manipis siya than I expected, but hindi naman to the point na magiging see-through siya kasi dark naman siya, so no need to worry about being see-through. So, okay lang yun sa akin and medyo flowy siya. Ayan. Yung zipper niya dito, maganda yung detail. Very classy pa rin. Yun nga lang, I just wish na mas fit siya sa akin. Kasi from the bewang pa lang, as in maluwag siya and yung haba din niya, parang feeling ko mas okay kung mas maikli lang siya ng konti kasi parang ganun yung fit na ini-aim ko sana. I think this is something na kailangan ko pa ipa-alter para makuha ko yung fit na bet ko. So next one is yung, ano ba tawag dito? Basta para siyang mahabang shorts. Ang ganda rin ito guys. This is also one of my favorites sa haul na to. Kung ano yung nasa picture, ganun din talaga siya. Like it delivered. Ang ganda nung fit, ang ganda nung material. As you can see, bet ko yung ganyan. Yung parang nagre-reflect siya sa light in a beautiful way. Para siyang mga Zara levels. Ganun yung dating niya in person. Yun nga lang pag mga ganyan guys. Tip ko sa inyo kasi usually kapag bumibili tayo sa Shopee or what ng mga affordable versions ng mga clothing, minsan dahil nga mass-produced siya, hindi na nila masyadong naka-quality check. Like yung mga sobrang sinulid, ganyan yung mga nakaangat na thread. So, gugupitin nyo yan guys para mas neat, para mas classy tignan. I love it so much, especially when you pair it like with a plain black top, yung parang crop na black top kanina. Bagay din siya dito. Isa rin to sa mga favorites ko sa haul na to. Next one is this floral na midi skirt na meron siyang parang paslit sa gilid. Number one, medyo manipis siya, but since dark naman itong kinuha ko na color and printed siya, it doesn't bother me that much. Hindi naman siya yung tipong makikita talaga yung undies mo unless you wear bold colors. So, kung ganito yung susuot nyo, I suggest you wear mga skin tone na mga undergarments. And, press ko siya kasi nga manipis. And yeah, it's very flowy. Okay sana to. Okay naman lahat. Tapos may zipper siya dito. It's just the fit. Maluwag din siya. So, sana may size smaller pa sila than this one. Parang yung mga shorts and yung skirt kanina kasi maluwag talaga siya. Ang bet ko sana na fit dito is fitted siya sa waist ko mismo from waist down. Ito yung mga skirts na ang gandang i-pair with also a loose shirt, tapos naka-sneakers or pwede rin with a fitted shirt or crop top, yung parang mga ganito na black or white kanina. Tapos naka-sandals or mga naka-strappy heels. Ang cute din tignan nun. And we're down to our last two pieces. Second to the last is this parang satin skirt na meron siyang ganitong detail. Meron siyang patali. So, this one, parang yung skirt na floral na pinakita ko before this one. Maluwag din siya. So, nagpo-fold din siya sa may hips ko na. And yung style kasi nito, diba, itatali mo siya dito. Kapag tinatali ko siya,
crisscross from here. Medyo nagbabubble to. Parang gumaganyan siya. Yung parang pwede kang maghulog ng bariyasis. I think yun yung isa sa mga napansin ko sa mga bottoms nila is yung smallest size nila. Maluwag siya. Sa merong mga, I think, ka-size ko na 25 yung waistline and below. So, sana magkaroon pa sila ng smaller sizes. Karamihan ang kanilang bottoms. So, ito, I don't think masusuot ko siya. Although, the quality is nice. Maganda rin yung tela. Makapal siya, guys. Okay, so last one, ang bukod tanging pants dito sa haul na to, but also one of my favorites. So this is a black pants na meron siyang ganitong detail, guys, which for me, ang classy nung merong pa ganitong detail. Ayan, yung para siyang merong fold or tahe sa gitna. Hindi lang siya yung basta-basta plain na pants. Sakto siya sa height ko. Again, I'm 5'2". Ang ganda nung fit niya, sakto siya sa may bewang, sakto siya sa hips. Ang ganda nung bagsak niya, ang komportable niya. I already have some black pants sa closet ko. But definitely, I don't have anything like this. Ang ganda nung pagka-flare niya. Hindi siya yung as in OA na pa-flare. Sakto siya. It's very, very flattering. Nakakatangkad siyang tignan. And ang classy rin, guys, na hindi siya yung basta lang garter yung sa may waist. So, meron siyang zipper din sa gilid. Ayan. Pwede niyong gamitin as casual wear. Pwede niyong gamitin smart casual. You should get this. Ang ganda niya, guys. Akala ko nung nakuha ko siya, nung tinignan ko, it's just an ordinary black pants. But this is really, really, really nice. So that ends our Lovito haul. So again, guys, I will put here sa screen yung details kung paano kayo maka-avail ng 15% off. Guys, ang laki ng 15% and affordable lang itong mga to. Meron pa kayong 15% off. Ilalagay ko rin again sa pinned comment below. So let me know, guys, kung meron pa kayong mga hauls that you want to see in this channel. And if you haven't subscribed yet, you might want to consider subscribing to my channel. Stay safe, guys, and stay healthy. And I will see you on my next videos. Bye-bye!